Hello Facebook and YouTube. So gusto ko lang pong i-share yung ginawa ko dito sa problema ko sa undernet ng aking CRF150, kasi yung binili ko to, okay naman yung quality ng undernet, no. Sana makita din to ng seller o ng fabricator na yung issue talaga ng undernet, para rin sa mga nagbabalak bumili ng undernet para sa CRF or sa ibang motor na ganitong klase, yung ganyan na ganito yung pinaka ano niya lang, pinaka plate holder, napaka ano po niya, napaka hinang klase, no. So yung rail talk, napakadaling masira. So sa akin, pagkakabili ko nito noon, 1 week lang actually yung tinagal niya yung stock niyan. So nasira agad yan, kasi napakaliit ng nilagay na tornilyo dyan, at saka manipis din yung bakal na ginamit. So para lang po, ma-share ko lang yung yung idea, kung sakali may gusto ring bumili, kung ano yung dapat nyong gawin. So pero yung undernet niya mismo, maganda siya. Yung quality ng fiber, okay naman. At saka yung lights, okay naman. So yung issue lang talaga is yung ito. So ito rin, parang tips na rin sa mga nagbabalak bumili ng undernet. Pwedeng sa XTC or sa KLX, basta yung ganitong klase. Kasi I think yung mga seller naman, nagbebenta rin sila ng ganito sa iba't ibang brand ng motor. So yung ginawa ko guys, no, pinafabricate ko na lang kay Hoslo Works. Yung ginawa namin, finabricate na lang namin, ginawa namin ng paraan yung flat sheet, yun. Para mas matibay na siya. Yan yung ginawa ko. O yung ginawa namin. Yan, oh. Yan, sa ilalim. So, bali flat sheet yan. Tapos, dun sa butas niya, dinerecho na lang namin dun. Dun namin kinabit. Saka yan. Tapos, nilagyan namin ng bracket. Naka-screw dun sa ilalim yung bracket niya. Yan, yung itsura niya guys, para matibay siya. Yan o, matibay na yan. Hindi na basta nabibend yan. So, nabiyahe ko na rin to sa off-road. So, okay naman. Maganda nga yung pagkakagawa. Tapos, choice nyo na rin. Ako hindi ko na pinagrinder eh. Kasi tago naman. So, depende yan sa inyo. Pinapakita ko lang yung idea. Alam ko naman na marami rin kayong idea. So, sa akin, ito yung gagawa namin na paraan. Baka sakali, makatulong lang po. Sa akin okay na to, pero siguro pipinturahan ko pa to ng black para mas maganda, para hindi makita. So temporarily, yan lang muna. Bibili pa kasi ako ng pintura. So yun lang guys, yung sa CRF natin, no. So mga nagbabalak bumili ng undernet. So ganyan po talaga yung issue ng undernet. So madali siyang maputol. 1 week lang yung tinagal niyan sa akin. Kasi yung ginawa ko nga, pinalitan ko ng big screw noon. So nagamit ko pa siya for mga 1 month siguro. Then after that, bumigay na naman. So hindi ko na nakabit yung plate number ko. So 5 months na to sa akin yung undernet. Isipan ko nga noon na ibalik ko siya sa stock. Kasi sabi ko, delikado sa checkpoint. So ginawa ko lang noon, within 5 months nakakagamit ko. Nasa bag lang lagi. Mabuti na lang hindi kami na-checkpoint. Na-chambahan din. Yan, tingnan nyo, yung tama ng bato. May ano na nga eh. So yun lang. Salamat po.